Eman Stories. A special shout out to Paolo B. Martin. Today, I'm going back to Manila at ang sasakyan kong bus ay itong Peña Francia Bus U. This one, 1,250 pesos. So, by the way, hello to my fellow bus enthusiasts. So, andito ako ngayon sa Bicol Central Terminal at parating na yung aking sasakyan na Bus U. This is bus number 77. So this bus is a 2x1 seating configuration, and in fairness, maganda yung seat niya. Parang leatherette type or leather type. And then, ang bus na ito ay meron lang 28 seats. Kaya konti lang ang pwedeng sumakay dito. So almost luxury bus na rin siya. This is a royal class bus ng Bicol Isorog, and this is a Peña Francia bus. My seat is number 9. This is a solo seat. And this bus has its own comfort room na pwedeng gamitin ng mga passengers. And try natin buksan. So this is my seat. Meron po siyang leg rest na may pinapull lang na lever dito. And then meron din po siyang foot rest. Yan. So very comfortable naman po siya. And you can also recline the seats by a push-up button. So pag pinindot mo siya dyan, pwede mo nang ibaba yung upuan mo. Ganda yung interior ng bus na ito. And dito sa taas, makikita natin yung air condition with some lights. And in fairness, sobra talagang lamig ng aircon ng bus na ito. Unfortunately, walang wifi connection dito sa bus na ito. And also, wala rin po siya yung USB charging port. And this seats comes with a hook. Kung meron kayong mga dalang pagkain, pwede yung isabi dyan. May hawakan and also may lagayan ng tubig. At dito ko linagay yung aking baon. So meron ako dyan yung flask ng water. As you can see here, sobrang lamig niya. And then may baon ako from Jollibee. So meron akong peach mango pie and then burger. And biglang umulan nung gabing ito. So malamig na nga yung labas, malamig pa sa loob. So during travel, pinadim light na yun nila yung ilaw dito sa bus, and yung dim light nila is more of a blue color, so very relaxing sa mata ng mga pasahero. At sobra talagang lamig ng bus na ito. And also yung shock niya, very comfortable, hindi masyado matagtag yung biyahe, unlike yung dati ko nasakyan na Peña Francia bus.
Kaintindihan dito naman kapag lights off yung bus. And we had our meal stop. This is in McDonald's Villa Escudero. Hindi na ako kumain dito kasi nga may baon naman akong Jollibee. So medyo busog pa ako. Kaya ang ginawa ko na lang is nag-video ng mga bus under Peña Francia and Bicolisarog. Bumili pala ako nitong tinapay na pinagong. So, ito yung pasalubong ko sa parents ko. Favorite kasi ni mama itong pinagong. And while waiting to board, so bumili muna ako ng coffee. This is in Tazamia. Katabi lang siya ng McDonald's. So, this is a coffee mocha. At ito siya, katabi lang nung sinakyan namin na bus. Napansin ko na dito kami dumaan sa EDSA. Siguro dahil maaga pa kaya pwede pa dumaan dito yung mga provincial buses.
And umikot na kami dito sa EDSA Cubao. So yan pala yung terminal ng Bicol Isarog. For luggages, meron po silang binibigay na sticker and then claiming stub. Libre lang naman ito. Basta ipakita mo na yung ticket mo. End time check. 4:44 kami dumating dito sa EDSA Cubao. So this is the terminal of Bicol Isarog. Sa mga gusto sumakay dito, andi dito lang po siya along EDSA Cubao. So yan po yung terminal. May kita nyo andi dito yung mga bus. And sa kabila naman, mapapansin nyo na malapit lang po siya sa EDSA Cubao MRT station. At katapad nyo lang po yung Ali Mall. So that's my video for today. Thank you very much for watching. I'll see you again on my next video. Eman Stories!